Praise the Lord. Amen. Dire-diretso na tayo kasi dire-diretso naman yung nag-game si kanina. Sinabi niya kanina, dire-diretso na, kahit dire-diretso na tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kumusta po yung anim na araw natin? Praise God. Biyaya ba o? Biyaya. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hindi naman po tayo makikiuso ngayon, pero sabi nga nila, dahil nga po February, karamihan lang po mga mata nila, puro kumubuti, kutitap. Sa mga in love. Dap tayo sa Panginoon. Ano ba dito mga in love? Amen! Amen! Hallelujah, no? Alam niyo po ba, ang sarap pa in love? Ha? Tunay. Ang sarap pa in love? Amen. Dahil kapag ang tao ay nai-in love, gumaganda. Hindi yan sumusungit. Ha? Laging masaya ang mukha. Amen. Ha? Diba? Kaya ang sarap talang tignan yung tao nai-in love. Yung tao hindi nai-in love, yung bit, ano ba yun? Yung bitter. Naku, yung mukha mapait tignan. No? Tinatawag nilang siya si Mang. No? Si Mang. Kaya, subukan yung laging ma-in love kay Lord. Yes. Tingnan ko lang kung hindi kayo laging masaya. No? Ang taong laging na-in love kasi, laging masaya yan. Hallelujah. So let us pray. Bago po tayo mag-umpisa sa salita ng Panginoon, manalangin po tayo. Lord, once again, we thank you for your wonderful presence today, oh God, na pinaramdam mo sa amin. Salamat po sa kalakasan na binibigay mo sa aming Panginoon. At kami po ay muling nakarating dito sa bahay, sambahan na ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa gabay, Panginoon. Hallelujah. Mula pa sa aming pagsakay sa mga sasakyan. Lord, thank you so much, oh God. Dahil nakarating po kami ng maayos at safety sa lugar na ito, Panginoon. Lord, hallelujah. Lord, kami po ay muling makikinig ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Lord, hinihiling po ng inyong lingkod ng bawat mga salita mong mapapakinggan po namin. Sana po, Panginoon, ay mailakad po namin. Sana po ay maipamuhay po namin, Panginoon. Hallelujah. At hinihiling ko rin po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na lahat ng makikinig, Panginoon, anuman po yung distraction ng kanilang kaisipan, anuman po yung distraction ng kanilang focus, Lord God, may your Holy Spirit touch them, O God, nang sa ganon ay mapakinggan po nila ng maayos ang iyong banal na salita. At hindi lamang po napakinggan nila ngayon, bagkos, Panginoon, ipapamuhay po nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Lord, touch every heart na nandito, Panginoon, through your words. Hallelujah. Nang sa ganun, Panginoon, wala pong lalabas sa bahay-sambahan na ito na hindi po mararamdaman ng iyong pag-ibig sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, yakapin mo po ang bawat isa through your Spirit, O God. Nang sa ganun, Panginoon, makapag-focus po kami sa pakikinig ng iyong banal na salita. Lord, ang inyong pong lingkod, wala pong kakayahan kung wala ka sa kanyang buhay. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, hinihiling ko po at humihirap po ako ng katalinuhan at karunungan na manggagaling sa inyo. Nang sa ganun, Panginoon, ay maibahagi ko po ng maayos ang iyong banal na salita. Lord, ito po ang aming sakodalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Anong oras na po, mga kapatid? 10:42. Tagal pa, no? So, gusto ko rin pong magbahagi ng salita ng Panginoon is about love naman po, no? Dahil nandito naman po tayo sa sinasabi nilang buwan ng puso. No? Pero sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, araw-araw. Amen. Ha? Araw-araw po sa atin. Amen. Kaya, siguro kapag nakikita nyo itong salitang ito, sino po ang nagiging masaya? Amen. Ha? Alam nyo po ba na kapag ang pinag-uusapan ay love, yung iba, napakasaya. Yung iba naman, napakalungkot. Dahil may pinagdaanan. Dahil may mga hugot. Dahil may mga karanasan. No? Lalong-lalo na kapag mayroon po tayong karanasang hindi maganda sa tinatawag na love. Pero sa umagang ito, mga kapatid, gusto ko itong patunayan sa inyong harapan na kapag ang isang tao ay nagmamahal ng tapat, lalong-lalo na at minahal niyang una ang Panginoon, pagpapalain na nito. Amen. So love.
So ang tawag po natin is love. Sige po kaya. Ang team po natin is 3 levels of love. Marami pong level ang love, pero tatlo lang po ang gusto kong ibabahagi sa ating kalagitnaan. Amen. So, anyway, ano ba yung sinabi? Pag sinabi ko kasi ng ating level, may level 1, may level 2, may level 3. Pag level 1, medyo mahina. No? Pag level 2, pag tumataas, sabi nila, gumaganda. No? Parang sa laro lang yan. Pag naglalaro ka, pag level 1, apat pa lang yan. Madali lang yan. Diba? Pag nandun ko na sa level na gumaganda, ay gumaganda na rin. No? Amen. Pag at sa position, may mga level. No? May janitor, may housekeeping, pares lang din, di ba? May supervisor, di ba? Ganun, may manager. Pataas na rin ng pataas, no? Pag-aari din po namin mga kusinero. May Comi 1, may Comi 2, may Comi 3, may Dimi Chef, may Dimi Chef de Parte, may Chef de Parte, may Senior Chef de Parte, may Junior Sous Chef, may Sous Chef, may Executive Sous Chef, and may Executive Chef, and may Culinary Director. Dami, no? Na yung pagdadaanan bago ka makapunta sa culinary director. So, ganun po yung level. Kaya sa umagang ito mga kapatid, gusto ko rin magbigay ng tatlong level lang or categories of love sa atin pong kalagitnaan. Sabi nila, Pastor, mayroon din pong level ang mga Christian. May mga occasional Christian. Ano yung mga occasional Christian? Pag may okasyon, sakalang magsisimba sa Pilipinas. Sa Pilipinas daw yun. Sasabi nila sa Pilipinas. May faithful Christian talaga. May sickness Christian din daw mga kapatid. Pag may sakit, ayun, magsisimba kasi kailangan niya ng prayer. No? Amen. So mga kapatid, minsan, alam niyo po ba na namamangha tayo minsan dahil sa salitang pag-ibig? Bakit tayo namamangha? Minsan, may natutulfo. Di ba? Kaya minsan, maraming namamangha. Dahil ang sabi nila, napakalalim daw ang salitang pag-ibig. Minsan, yung mangingibig, umapatay. Dahil sa kanyang karibal. Minsan, yung mangingibig, sinisiraan niya yung kanyang karibal. Kaya minsan, namamangha po tayo minsan dahil sa kanyang suplong pagmamahal ng rinig. Dahil ayaw sa kanyang babae. Dahil nakikita niya yung isang tao, no? Minsan talagang nakakamanga ang salitang pag-ibig kasi minsan hindi po nila ina-apply ng tama sa kanilang mga buhay. Marami na rin pong umibig na nasawi. Marami na rin nagsubok, no? Pero wala pa rin. Sige, sabi sa Ilocano, sige, barsak mo lang na barsak dita. May sabit to lang ta. No? Alam niyo mga kapatid, pag pinapag-usapan ang love, lalo na kapag nagtuturo ka ng love, lahat ng mga mata makikita mo sa mga kapatid, pumuputi-putitap. Pero dito, iba yung putitap eh. Pastor, kasi matatanda na kami. Hindi pinag-usapan ang matanda pag pag-ibig. Amen. Hallelujah. No? So, titignan po natin what is love anyway. Titignan natin yung biblical definition of love. What is love? It is a variety of different feelings, state, and attitudes that range from interpersonal affection to pleasures. Wow. Variety of feelings. Kaya pala yung iba, a variety of feelings. Alam pa yung iba, kanya-kanya. Kung paano sila tinamaan ni Cupido, Cupido ba sinasabi nila sa mundo? Cupido, di ba? Kapag tinamaan sa ni Cupido, sabi niya, naku, love is blind. Di ba? Kahit alam niyang basagulero, kahit alam niyang ang lakas manigarilyo, ang baho sa bunganga, love niya pa rin. Bakit? Ha? Di ba? Sabi niya, variety of feelings. Kasi yun ang gusto niya eh. May pakialam, wala kang pakialam. Kahit pagsabihan mo, kahit pagalitan mo, kahit ilakasan mo, itago mo sa parador, dahil pa niya, gagawa at gagawa ng paraan. Di ba? Makagagawa pa ng pagsasinungaling minsan. Kahit kasi yun ang kasiyahan niya pag nagmamahal siya. No? Kasi hindi niya naiintindihan sa kanyang sarili. Sige kuya. What is love? Purposeful commitment to sacrificial action for another. Oh, gumaganda na rin yung meaning niya. Purposeful commitment
to sacrificial action for another. Mm-hmm. Ito maganda rin to, no? Kaya pa. Minsan may mga nai-inlove na propose, no? Ng commitment. Pero ang love daw talaga, kasama-kasama to, sacrificial. Na? True. Diba, minsan may mga lalaki, may mga trabaho ko noon, nagtatrabaho sa Maynila, kahit hindi kumain, basta maibawunan niya yung kanyang kursulada. Ha? Sarap naman nun. Oo, sacrificial! Nagbabaw siya para sa kanyang nililigawan. Kaya minsan, tapos magka-ulcer ka. Diba ganun ang mga tao nagmamahal, minsan nagsasakripisyo. Mas okay na yung kanyang minamahal, makita niyang masaya kaysa siya. Gutom. Kaya walang taong nagmahal na hindi nagre-regalo. Diba? Walang taong nagmahal na hindi nagregalo. Eh, tingnan niyo yung malalaki pag nagmamahal, di ba? Ay, wag. Di ba? Maraming sacrifice yan. Ha? Oo, walang magkikita ang taong nagmahal na hindi nagregalo. Kaya kasabi nila, you can give without love. Tama, di ba? But you cannot love without giving. Pwedeng magbigay ng walang love, pakitang tao lang. Wow, ang bait naman ni brother, ang bait naman ni sister. But you cannot love without giving. Totoo yun. Dahil kapag nagmahal yung isang tao, gusto niyo mapasaya niya talaga yung kanyang minamahal. No? Ayan, maganda na rin. Tingo yan. Sacrificial love that give girls and expect nothing in return. Ito yung maganda. Kasi yung iba kasi, pag tapos na kukunin ang lahat, pag ba, naghimalay na sila? O, diba? O, yung nagkakala mong bracelet, ha? Kita, wala na tayo, eh. Pero ang sacrifice sa life, mga kapatid, mga kapatid, wala po sa kinihing pagkakalit naghiwalay na kayo. Niregaluhan mo noon, kinuha pa yung cellphone nung naging balag, break na sila. O diba, huwag naman yung postation na niregalo mo, pagunin mo pa, hindi mo na makagamit yun. O diba? Pero, totoo po mga kapatid, kapag yung totoong nagmamahal, wala siyang hinihinging kapalit. Binibigay niya yung talagang bukal sa puso niya. Amen. So, yan, maiintindihan natin talaga kung ano talaga itong tinatawag na pagmamahal or love. Alam niyo po ba in the Bible, 425 times nasulat ang sinasabing love, no? At sa New Testament naman, 686 times. Dami, no? Sobra-sobra. Kung titingnan po natin, no? Minsan, ang pag-ibig pumipitik sa mayaman, saka mahirap. Wala siyang pinipili ng pag-ibig. Mahirap naman kapag na-inlove yung isang tao, wala siyang pakialam. Mayaman ka man, wala rin siyang pakialam. Guwapo, kahit anong estado ng buhay, kapag pinitik ng pag-ibig, nako. Sabi nga ni Florante at saka si Laura, ano sabi nila? Kahamakin ang lahat. Kahamakin ang lahat. Masunod ka lamang, no? Kahit mali. Diba? Arangan man ng sibar. Pana, sabi niya. Kahit pailakasa. Grabe talaga ang pag-ibig, mga kapatid. Pero ang tanong, how could we apply love in our life? Anyway. Mga kapatid, dahil sa pag-ibig, yung sinabi ko sa inyo kanina, ang dami nang natungko, ha? Kaya mag-ingat-ingat din tayo. Ha? Sometimes we are laughing. Sometimes we are taking as a joke. But in the reality, pag andun ka na mahirap. Ha? So, what are then the three levels or categories of love? The first, dito po tayo mag-upisa para mabilis. Eros love. Eros is from the Greek word eros. Ang eros po kasi, ito ay Greek word na na-translate sa salitang English na erotic. Wow. Pag sinabi natin erotic, alam nyo na siguro. Ano bang ibig sabihin ng erotic? Ha? Exotic. Di ba naman yung exotic sa erotic? Kain yan eh. Exotic beauty. Ah, oh, maganda yun, no?
pagkain. Alam niyo po ba that the word erotic in English, it is a noun. That is referring to a sexual love. Oh, di ba? Nakita mo, sexy, Coca-Cola, oh wow, no? Cocomelon. Kaya doon sa Facebook, nababasa ko yun eh. Di ba? Sa Facebook, nadadaanap ko yun eh. Di ba? Yun yung mga tinatawag na sexual love. Pag nanasa sa physical. Pastor, doon naman mapupunta eh. Pero tayo mga Kristiyano, dapat iwasan po natin ito. Hallelujah. This love is based on emotion. Oh, parang ito yung tinatawag na una mo lang makita, love mo na. Love at first sight. Love at first sight. Hindi mo pa nga nakikilala yung ugali. Di ba? Kita ko pop sexy. Love ko yan. Gusto ko yan. No? Ito yung erotic eh. May nakikita niya, may nakikita siyang basihan. Pero kapag wala na, nag-feed na yung kagandahan, hindi niya na lang. No? Nagsasawa na siya. Kasi, more on pleasure kasi sa sexual ito. Itong erotic mga kapatid. Tingnan po natin. Let him kiss me with the kisses of his mouth. Naintindihan kayo natin ito. For your love is more delightful than wine. Let him kiss me with the kisses of his mouth. For your love is more delightful than wine. Alam niyo po pa, nung inalintulad itong wine, nung inalintulad po dati yung work of the Holy Spirit, naintindihan niyo dati, di ba? Alam niyo po ba kasi itong wine, kasi kapag nakainom ka, wala ka na sa control. Di ba? Sinapag-aralan natin yun, pinagpapanong opisit ng work of the Holy Spirit at saka wine, no? At ang mga ipinto ng wine, ang sabi nila, wala sila sa sarili. Minsan may mga tao, pag nai-inlove, wala daw sila sa sarili. Ha? Di ba sinabi ko sa inyo kanina, sinasawag nyo, love is blind. Sino narinig ko dati yan, love is blind daw. Paano kaya naging love is blind? Ang sabi naman nila, God is love. Di ba? Then why you call it love is blind? So, if God is love, if love is blind, therefore God is blind. No? Pastor, ganito kasi yung love is blind. Alam niyo po ba yung love is blind kasi yung sinasabi, kahit ano mong pagsabihan mo, kahit anong sabihin mo, kahit sira mo, mahal niya po talaga. Pasaway. Pasaway. Kaya minsan mga kapatid, maraming tao ang napapasubong dahil sa love. Ayun, dahil sa 6-1 lang, pleasure, ganda ng kasal, after 3 months, divorce. Hiwalayan. Kasi hindi talaga nila napuntahan yung totoong love. Nasa level 1 lang kasi yung love nila. Sa physical lang sila, nagpibase. Alam niyo po ba na kapag pleasure lang ng katawan, minsan nagpifeed yan. Ha? Nagpifeed yan. Pag hindi niya nakursunada, tao rin ako, kadamdamin din. Pag wala na yung pakiramdam niya, wala na yung panya, wala na siyang appetite sa isang tao. Kasi hindi naman talaga totoong love yun eh. Dahil kapag totoong love mo yung isang tao, mapapag-aralan natin mamaya, kahit patumanda na, parehas kayong kulubot ng mukha, love mo pa rin yan. No? Pero kapag hindi mo love yan, napilitan ka lang dahil sa bigla-biglaan. Eh, wag kang pabigla-bigla. Pastor, chaitan namin ito, di pa pa kayo pabigla-bigla. Kailangan na talaga bigla ito. Wala na kami sa teenager. Diba? Ito, tignan natin mga kapatid. Unang pag-aaralan natin ng example, na sa Bible mga kapatid, nangyari na itong Eros love. Alam niyo po ba na ang Eros love, ang kahihinatnan nito, ang pangit ng kalalabasan. Ang pangit ng resulta. Ang pangit ng outcome. Laging may consequence itong Eros love.
Kilala niyo si Samson sa si Delilah? Popular ito, no? Si Samson, nakita niya lang yung isang Philistine na babae, sabi niya, "Tatay, gusto kong mapangasawa yan, ha?" No? Sabi ng kanyang tatay, "Anak, that is an uncircumcised people. Makasalanan tao yan. Bumili ka na lang sa ating mga kalahi na hindi makasalanan. Yun ang nababagay sa'yo." Sabi niya, "Tatay, tignan mo nga, Coca-Cola. Laki ng kukumilon. Siksi ang puti." Sabi niya, "Tapos, hanapin mo ako dito." Sabi niya, "Anak, magkakasala ka sa Panginoon. Hindi mo alam yung mangyayari sa inaarap." Sabi niya, "Basta ito personada ko. I want this lady, take it for me." Spoil. Diba? Nakikita natin yung Samson went down to Timna and saw there a young Philistine woman. When he returned, he said to his father and mother, "I have seen a Philistine woman in Timna. Now get her for me as my wife." Yes, sir. Grabe, no? At ang sabi ng kanyang tatay, his father and mother replied, "Isn't there an acceptable woman among your relatives?" Hindi ba may mga kamag-anak ka naman, mayroon naman dito sa ating mga kalahi na mas maganda at hindi yung makasalanan tao. Sabi, "Or among all our people, must you go to the uncircumcised Philistine to get a wife?" Pag sinabing uncircumcised in their time, those people are sinners. Makasalanan. Hindi naniniwala sa Panginoon. They are serving a God home. Yung bang mga naukit-ukit lang. Si Dagon, ang paborito nila. Nung kapanahon nila. Ayaw po sabi ng kanyang tatay, "Ang dami naman ng kalahi natin na. Kamag-anak ka." Sabi niya, "Or sa mga tao natin dito? Bakit pupunta ka doon sa Philistine woman na answer kung sa makasalanan?" But Samson said to his father, "Get her for me." Dito pa lang, sinabi niya, get her for me. Tapos pinagpilitan niya pa rin, "Get her for me. She is the right one for me." His parents did not know that this was from the Lord, who was seeking an occasion to confront the Philistines, for at the time, they were ruling over Israel. Kalaban nga nila. Minsan mga kapatid, kung titignan natin, tama pala yung mga magulang minsan. Kasi kapag sinabi nilang hindi yan para sa'yo. Dito, di ba? Kasi minsan ang mga magulang, gusto rin nila yung talagang naaayon na para sa iyo at ikakaganda ng buhay mo. Wala palang magulang talaga na kapag magbibili ka ng partner mo, kapag tinignan nila minsan, may pakiramdam sila. No? Pero dito makikita natin si Samson, mga kapalit, kakikita pa niya lang. Ang sabi niya, "Gusto ko ng mapangasawa." Bakit? Anong nakita niya? Ang sabi, kapag titignan po natin, sa Bible, at babasahin natin kung sino si Delilah, wow! Mapapawaw ka talaga sa kanyang kagandahan. Kahit i-google nyo si Delilah, ipoproject doon na napakagandang babae. Maputi, matangkad, talagang kompleto sa kagandahan. Kaya pala itong si Samson, na in love. Pero hindi niya alam, pain to ng kalaban. At ang pangit pa dito, si Samson ay mananampalataya. Diba? Alam po natin that Samson is a Nazarite. Blinis ng Panginoon si Samson. Because he is a Nazarite. A Nazarite people, yung na-bless, mga kapatid, may angking lakas na nanggagaling sa Panginoon. Diba? Si Samson, ginagamit. Si Samson, kaya yung patay ng isang layon. Gano'ng alakas si Samson? Kaya yung ibuwa ng isang layon. Napaka-strong. Kasi nag-blinis siya ng Panginoon. Pero dito natin makikita na kahit ang isang mananampalataya na blinis ni Lord, binigyan ni Lord ng katalinuhan, pero minsan dahil sa pag-ibig, nasisira. Sino dito nagsasabing matalino sa harapan ng Panginoon? Pero mahina sa pag-ibig. Minsan ginagamit ng kaaway. No? Si Samson na ginagamit ng Diyos, blinis ng Lord, binigyan niya ng katalinuhan, lahat-lahat, karanuhan, pero nung sa babae, doon siya nahulog, sabi ko, "Bumalik tuloy ako kay Adan." Si Adan ulit. Di ba? Bakit? Saan ba nagkamali si Adan? Ha? Kaiba na naman!
Nako, Diyos ko po. Mga babaeng minamahal namin. No? Tingnan nyo. Si Adan kung babalikan mo, ganun din. Nagtasala si Adan dahil kay? Sasabi yung pastor, si Iba, si Adan kasi nagpasulsol. Pero dito natin nakikita mga kapatid at tignog. Si Samson, to cut the long story short, kinuha niya si Delilah. O, diba? Tapos yung mga Pilistin naman, yung leader ng mga Pilistin, ako na magkukwento, ang sabi nila, kunin mo, hanapin mo yung kahinaan ng taong ito. Kasi kapag lulusubin nila yung Israel, si Samson, 1,200 na tao, kayang-kayang patayin, itumba. Kaya natakot sila. Ilang beses nilang sugurin ang Israel, si Samson lang ang umaharang. Lahat tumba. Lahat. Walang tumatayo sa kanyang harapan. Because God is blessing him. No? Kaya ang sabi ng pinaka-leader ng mga Pilistin, hanapin mo ang kahinaan ng taong ito. Dahil asawa niya, di ba? Asawa niya. Kaya nga sabi niya, na pag natutulog siya, nilalambing, sabi niya, ano bang sikrito mo, my loves? Bakit ang lakas-lakas mo? Di ba? Tatlong beses, no? Doon to rin nag-umpisa yung tinatawag natin, ano ba yan? Burburte, ano ba yan? Sa Tagalog, bugtong-bugtong, no? Itong si Samson naman, mautak nung una eh. Hindi na sinasabi yung totoo, no? Nung umiyak na yung babae, ganyan pa lang lalaki, kailangan natin, no? Pag umiyak na yung babae sa iyong harapan, dyan na yung lalaki bumabagsak. Nung una, puro mali yung sinasabi ni Samson. Yun. Lulusog na naman yung mga Pilistin. Malakas pa rin siya. Hindi niya sinasabi yung kanyang kalakasan. Pero nung umayak na yung kanyang asawa, naku, hindi mo ako mahal. Hindi mo naman sinasabi kung bakit saan nagagaling yung lakas. Di ba? Umiyak na, nagdrama na yung babae. Sinabi niya na yung totoo. Ako ay isang nasaray. Kapag pinutulan ang aking buhok, nawawala ang aking lakas. Dahil sa iyak ng babae, dahil sa luha ng babae, dahil sa drama ng babae, diba? Iyon, nahulog si Samson. Nung pinutulan na yung buhok ng gabi, tapos biglang tawag ni Delilah sa kanyang mga kalahe, sinugod siya. Nung tumayo si Samson na para harapin, siya ang buwan. Tumba. Ngayon, pupunta po tayo sa maliit na konklusyon. To cut the long story short, nahuli si Samson. When they cut his hair, ang sabi doon, the presence of the Lord was taken away from him. Oh, makakatindig ba lahi ko? Kapag ang isang Kristiyano ay nagkasala, 100%, and I guarantee you, the presence of the Lord malayo sa iyo. At the point na nawala yung kanyang buhok, that time, nawala yung Espiritu ng Diyos na nagpapalakas sa kanya. Because of his sin, mga kapatid. Nakita po natin na dinakip na si Samson. Ano po ngayon yung konsekwensya nangyari sa kanya? Pinahirapan! Binugbog! Binulag! Tama? Binulag! Binulag! Yun po yung mga consequence. Bakit? Sinabi na kasi ng kanyang tatay na huwag mong kunin ang babae niya. Hindi yan para sa'yo. Mayroon kang kalahi, mayroon kang kamag-anak, mayroon kang mga kalahi dito sa atin na good for you. Pero hindi niya pinakinggan. Kasi ang pinakinggan niya, ang kabog, ang kokomelon, lahat na nakikita niya kasi kagandahan. No? Kaya minsan mga kapatid, dahil sa pag-ibig, sinabi ko sa inyo kanina, marami nang gagahasa. No? Maraming nawawala sa sarili. Ngayon sasabihin ko rin, dahil sa pag-ibig, marami rin Kristiyanong nagkakamali. Mayroon ba? Tawanan niyo ako. Pero sana, huwag tayong umabot kay Rabbi Tolpo. Yung mayaman na po si Tolpo, hindi kayo. O, di ba? So, dito natin makikita, mga kapatid,
na kapag ang isang tao ay nakuha ng bitag ng kaaway, andun na yung consequence sa'yo ngayon. Kagaya kay Samson. Naku, kawawa naman si Samson. Sino pa sa Bible? David. Ha? Si David ba? Si David! Seba. Ito, napakagandang ilustrasyon sa Eros na to. Kung si Samson sa Kadilayla, maganda rin yung ilustrasyon. Si David at saka si Batsheba. Si David naman. Ang mali lang kasi ni David, nung nagpapahinga siya mga kapatid, when he is in the rooftop of his palace, nagpapahinga siya doon, wow, gusto niyang mag-pray. Kaya lang nung nag-pray siya kasi mga kapatid, pabaliktad. Dapat nung nag-pray siya, dapat tumingala siya sa langit para makikita niya yung glory ng Panginoon. But when he was praying, kung pumunta siya sa baba, ang nakita niya naman, glory ni Batsheba. O, di ba? Kaya pag gano'n niya, wow! Ang kinang! Di ba? Ang puti! Ang sexy! E kung tumingala sa sana sa langit nung nag-pray siya, nakita niya sana yung glory ng Panginoon, yung kadakilaan ng Panginoon, yung kaputian ng Panginoon, ang kaliwanagan ng Panginoon. Pero nung tumingin siya sa baba, ibang liwanag ang nakita niya. Liwanag ng katawan ni Batsheba. Kita, sexy ah! Ang ganda ah! Wow! David is a man na malapit sa puso ng Panginoon. Di ba? Si David na kinakausap ng Diyos. Directly. Pero nakita niya yung sitwasyon. Natimpa rin siya ng babae. Anong sabi niya sa kanyang sundalo? Sino ba yung babaeng naliligo yon? Ang sabi ng kanyang sundalo, yan ay asawa ni Uriah na isang sundalo muna nandun sa labanan. Take him for me. Biruin mo yun. May magagawa ka bang sundalo? Hari yung nagutos. Wala kang magagawa. Sinipingan niya. Pagkatapos niyang sinipingan, mga kapatid, nagbunga. Ang sabi niya ngayon, pagbakasyonin mo si Uriah. Tinawagan niya yung, nagbigay siya ng sulat sa kanyang commander-in-chief na si Joab. Sabi niya, pagbakasyonin mo nga si Uriah. Sabi niya, pumunta naman si Uriah sa palasyo. Ang sabi naman ni Uriah, hari, bakit mo ako pinagbakasyon? Yung mga tao ko doon, sabi niya, nakikipagsama na rin sa pakikipaglaban. Wala ako doon, ayaw ko yung mga tao ko ay matalo. Sabi niya, nako, halika dito, magpahinga kasi pingin mo yung asawa mo. Minsan ang tao, pag nakagawa na ng kasalanan, gusto niya pagtakpan. Di ba? Ganyan naman ang tao kapag nakagawa ng kasalanan, gusto niya pagtakpan. Si David, he is trying to cover his sin. Pinatawag niya si Uriah. Sabi ni Uriah, no, hindi ako uwi sa bahay ko, mahal na ari. Sabi niya, kailangan mong magpahinga. Ganyan, no? Pagod ka na sa labanan, matagal ka na doon sa labanan. Magpahinga ka muna. Ayun, kumain ka ng masasarap sa kasipingan mo yung asawa mo. Sabi pa rin ni Uriah, niresist ni Uriah, sabi niya, hari, sabi niya, hindi ko matik na yung aking mga sundalo doon ay nagkikipaglaban at ako dito ay nagpapakasarap. Grabe naman si Uriah na sundalo, no? May mga sundalo parang gano'n na mga leader, no? Hindi ko kaya na yung mga tao ko doon ay nagpapakahirap at ako dito nagpapakasarap. Nainis tuloy si David. Gusto niya naman kubiran yung kasalanan niya, di ba? Ang sabi niya, nagbigay ng sulat sa kanyang commander-in-chief na si Joab, sabi niya, put him in the front line! Alam niyo man yung digmaan noon, di ba? Yeah. Ang digmaan noon, pag nasa front line kayong nandung katusungan, sabi niya, o sige, Joab, sabi niya, put him in the front line! Patay! Tingnan niyo, bilangin niyo yung kasalanan ni David. Una, ano? Pagsipig kay Batsheba. Pangalawa? Patay kay Uriah. Kasalanan niya yun. Si David na matalino. Si David na ginagamit ng Diyos na napakalaking tao sa harapan ng Panginoon. At ang sabi nila, siya yung ang puso niya ay pinakamalapit sa Panginoon. But when he is tempted, kita po natin dahil sa love, sa Eros love, dahil sa physical, dahil sa pleasure ng katawan, bumagsak si David. Sinasaluduan ng maraming tao. And that's why it means human is a fragile. Pwede yung tanong sa baka pastor, nung taon na yun, o yung time na yun, si David, talaga siguro yung spirit ng Panginoon na wala sa kanya. Nandun ang spirito ng Panginoon. Kaya lang ang naghari yung pitik-pitik
Alam mo yung pitik-pitik minsan kasi kapag pinitik kasi yung mga puso natin, yung itong Eros love na ito, delikado talaga ang consequence. Ano ang consequence mga kapatid? Na nangyari kay David? Nag-rebellion ang kanyang pamilya. Ang unang nag-rebellion sa kanya na anak, sino? Si Absalom. Yun ang sabi eh. Nung nagkasala siya, nag-rebuild ang kanyang mga anak. Gustong kunin ang kanyang kaharian. Ang daming nangyari sa kanya, namatay ang kanyang mga anak. Hindi lang yung naging anak nila ni Bathsheba. Kaya dito natin makikita mga kapatid, that itong Eros love na ito, wala pong maibibigay ng maganda sa ating mga buhay. Itong physical attraction na ito na binibigay ng ating ng katawan, itong satisfaction ng physical na ito, na kapag mali, ay mali. Kapag bawal, bawal. Dahil kapag ginawa po natin ito, sasabihin ko sa 100%, in due time. In due time. Kaya po mga kapatid, itong mga sunda, itong si David na to, umiyak siya ng umiyak. Ang kagandahan lang talaga, kahit kay Samson mga kapatid, when he returned from the Lord, di ba? Ang sabi niya, nung nagsiselebrate yung mga Philistine, when they are celebrating, na natalo na sila, natalo na nila ang Israel, ang sabi lang, ang request lang nito, nung papatayin na nila si Samson, ang request lang naman ni Samson, ang sabi niya, put me behind the wall. Habang nandun siya na nakan sa wall, sabi niya, Lord, isa pang pagkakataon. Patawarin mo ako. Ibigay mo muli ang aking lakas. Di ba? Dito natin makikita na God is a God of a second chance. No? Nung pagkasabi ni David ni Samson na yon, pagtulak niya sa mga wall, basag. Kaya namatay din lahat ng mga nag-worship doon na kay Dagon. Doon natin makikita that God is a God of second chance, friend. Kahit po si David, alam mong ginawa ni David, nung nagkasala na siya, tinanggal niya lahat ng kanyang saplot, pumunta po siya nakaluhod sa temple para mag-pray. Pakita po natin na kahit nagkakasala tayo sa harapan ng Panginoon, andun pa rin po yung biyaya, yung favor, yung grace ni Lord, no? Kaya napaka-blessed po natin. Ayan, oh. In the spring, at the time when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful. Hindi niya sinabing beautiful lang, ha? Ang sinabi niya? Very. Very beautiful. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, kung si David sana tumingin lang sa rooftop, makikita niya yung kaliwanagan ng Diyos. Pero nung nakita niya doon, kaliwanagan ni Bathsheba. Kaya very beautiful. And David sent someone to find out about her. The man said, she is Bathsheba, the daughter of Eliab and the wife of Uriah the Hittite. At makikita natin doon, then David sent messenger to get her. She came to him and he slept with her. Now, wala na. Sundado. So dito natin makikita mga kapatid, or we can see here that David was seen in this time because of his love that one more example of Eros love. Palaban tayo sa English. Because we are speaking about love, but the first level of love is about the Eros love. Eros love reflects and it gives consequences in our lives. Amen. Nako. So we can see here, the third example, the illustration is about Potiphar and Bathsheba. Not Bathsheba, Potiphar and Potiphar and Joseph. Ayun. We know the story, no? That Joseph was working at the house of Potiphar. He is also a handsome man of God. No? We can see here that Joseph, when he is working in the house of Potiphar,
the wife of Potiphar also, he is in his house. While Joseph is making or doing his responsibility in the house, the wife of Potiphar attracted to Joseph because he is handsome. And that's why some ladies also, right? Yeah. If we see handsome man, nice body, not only boys. Amen. Not only boys attracted with cocomelon, attracted with sexy bodies, attracted with white color or anything else. Even women attracted also for the nice bodies, handsome men, right? And that's why even the wife of Potiphar was already married, right? With the wife of Potiphar is already married. But when he saw Joseph was very handsome, wow, his heart also is beating much. Oh, di ba? And that's why when he saw Joseph was very handsome, oh, I want this man. How many times he do something to get Joseph? Not only twice. And the last time, she make a plan. While Joseph was cleaning on their bed, in the room, she grabbed Joseph and she said to Joseph, "Oh, sleep with me. Let me see." So Potiphar left everything he had in Joseph's care. We know that Potiphar, all in the house of Potiphar, Joseph was in charge because he know Joseph is a faithful man of God. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he eat. Now Joseph was well built and handsome. Oh, handsome. The Bible said that Joseph was handsome. And after a while, his master wife took notice of Joseph. You see, master wife. The wife of Potiphar. Master wife took notice. Napansin niya. Amen. Na-attract. The wife of Potiphar was attracted to Joseph because he is handsome. And said, "Come to bed with me." Wow. Sino kayong lalaking tatanggi nito? Whose man will refuse it? Huh? Okay. Huh? In our time, to a man that come to bed with me. Oh, maybe they are very faster. Yes, maybe they are very fast to come, most especially here in abroad, right? Why she said this one? Because she attracted to Joseph. Because Joseph is very handsome. But if Joseph is not handsome, this Potiphar's wife will ask this one? No. Huh? No. No. But because of Joseph is handsome. Yes. Yes, the English. And that's why, beloved brethren, sometimes all handsome and beautiful also is very dangerous. Yeah. But we are handsome in the sight of the Lord. Yeah. And you are also beautiful in the sight of the Lord. Yeah. And that's why some of you will fall or will fail this kind of love. So let me see. Let me continue. One day he went into the house to attend to his duties. And none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." But he left his cloak in her hand and ran out of the house. This was the plan of Potiphar's wife. He sent all his staff in the house to go shopping, to go where you go. And he want only Joseph to stay in the house. That is the plans of Potiphar's wife. Ah, nice plan, right? He want to alone. She want to alone with this guy because she attracted most of this Joseph. And Joseph, because
he is faithful to his master, right? Yes. Joseph was faithful to his master. He resists it. I have friend in Saudi before. He is working as a driver. Not totally handsome, but nice body as a driver. You know the story. They make him a sex slave with his madam. Oh. One day he said to me, when he go for driving, this madam said to her, because his husband is businessman, always go to Europe like this, like that. Then one time, maybe my friend also is tempted, and they make loving one time. Yes. You know what happened? How many years he did not go vacation? Because if he go vacation, this madam did not get the passport. Uh-oh. And he said, if you go home, I will tell to my husband that you want to make blackmail. You know what he did? One day his boss coming, and his wife and this boss go outside. That time, he go in the embassy. But the passport is, he cannot get. After 3 months, he's in the Philippines. Because they are only the papers. He tell everything what happened with him. He make them sick sleep with the madam. If he want the madam, call him. Drive me like this, they will go in the desert. No people, they just parking the car. Uh-oh. 3 years he did not go vacation because the madam did not like to. That's why. I about to relate this Joseph story. But I like Joseph's spirit. Why? Because his spirit is from the Lord. Amen. He is faithful from the Lord. Not only from the Lord, he is also faithful from his master. Because his master trusts him and give him the right to work in his house. Amen. May mga tao pa kayang ganyan? About kakatiwalaan? No? It's sad to say that we Christians sometimes we fail like this. I'm telling you this one because maybe sometimes or in the future you will face this kind of situation. David's situation and Bathsheba, Samson and Delilah, and even the Joseph. I like Joseph, the spirit of Joseph, because he know what is the effect if he cling to the temptation of Potiphar's wife. Amen. 100% if he cling to Potiphar's wife, he will go in jail or Potiphar will kill him. Right? Amen. Nangyari kay Samson. What happened to Samson? He died. He suffered a lot. But Joseph, he did not suffer. What happened to Joseph? He became the governor of Egypt. Amen. If you resist temptation, if you resist sin in your life, God will promote you. Huh? God will promote you. And that's why Joseph was promoted in the Egypt as a governor. Beloved brethren, are we in the Eros lap? Or sometimes we are tempted in this Eros lap? Or at the presence of our lives, beloved brethren? 6, outside marriage is forbidden by God. Tingnan po natin. Let me see it.
In 1 Corinthians chapter 6, 15 to 20, do you not know that your bodies are members of Christ Himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. Do you not know that who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it said, the two will become one flesh, but whoever is united with the Lord is one with him in spirit. Flee from sexual immorality or other sins. A person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit? See? Who is in you whom you have received from God? You are not your own. You were bought a price. Therefore, honor God with your bodies. So, it is very dangerous. It is hard that this Eros love will influence us. Sexual love. Eros love is a sexual love. Sexual pleasures. But this sexual love or this Eros love is very easily fade. Too much consequences will bring in our lives. Marriage should be honored by all, and the marriage bed keep you, for God will judge the adulterer and all the sexual immoral. Sometimes it is hard, no? Because especially we are in abroad. This is the main problem in abroad, and that's why too much money from Tulfo. Now Tulfo is coming more famous. Tulfo is coming more rich because of these issues. Million of viewers, no? And people always abangers. People are always waiting the continuation, right? Oh, they are always abangers. Abangers. Because they are waiting for the continuation of the story. Yes. I said abangers because when I remember when I was a child, somebody asked me, what is the English of poste? I tell him post, right? Then he asked me, eh, about the martillo? Martyrs. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Again, use our bodies to worship the Lord. Amen. Not to see. Hallelujah. Anong oras na po? 11:31 na? Yes. Okay. Beloved brethren, don't follow the step of Samson's mistake. Don't follow the step of David's mistake. Only the mistake, ah, because David had also the positive side. The negative side also only is the mistake. The respective mistake. But follow Joseph's spirit. Amen. We see, and it is very clear that Joseph, wow, overcome the temptation of this kind of love. Because the wife of Potiphar, oh, very, very problem. Brothers and sisters. Yes. The wife of Potiphar is very, very problem. Why? Dangerous. Dangerous lady. Dangerous lady. No? Nakakatakot talaga, mga kapatid. Ikaw baka naman kaya yung masalang doon. No? Paano kung malaman ng kanyang amo? Yeah. How if his master know what happened?
100% Joseph will kill or will die. But thank God, because of the Spirit of the Lord, that Joseph, in his life, he overcome the temptation of this kind of love. And that's why, beloved brethren, bear with me in this kind of situation. Na whenever you face this, or whenever you face this kind of love in your life, resist it. If it is forbidden, don't do it. Because someday you will harvest the fruit of that kind of love. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, amen. Alam na po natin yung Eros love? Amen. Amen. Nangaakit. Nangaakit daw. Maganda. Hindi lang naman sa maganda to eh. Pampayaman, delikado rin. For everybody. Diba? Yes. For everybody. Rich people also, it happens this one. And that's why, God bless you all. Abangers, part 2. Abangers yung part 2. Wag mawawala.